yung vagabond sa Cebu! Ipagawas sa lechon! Philip, my brother-in-law, tinakula ko hindi mapabilis ang buhay mo kung lason tong iniinom mo. Kung nasa basurahan to, anong gamot ang pinapainom kay Sir Philip? Sir Philip, parang sa inyo ata ito. Nakita ko kasi nakakalat. Sige, Kimberlo. Thank you, ha. Ninang Marta? Sino ka? Si Joanna, inaanak nyo. Magkapitbahay tayo dati sa Rilen. So proud of you! Yes. Pwede mo na akong ligawan. Bakit ba ang kulit mo? Hindi kita type, ha? Itong may princess ko na to. Hindi ko ipagpapalit sa isang katulad mo. Ganon. Sige. I'm really sorry. Dahil sa akin nadadamay ka pa sa mga ganito. Hindi ka na pwedeng saktan ni Erica. Dahil po protektahan kita. Ayoko nasasaktan ka. Because I care about you. Alamin mo lahat ng dapat alamin sa taong yun. May anak si Philip at malakas ang kutob ko. Yan yung babae. Pwede bang ipatawag mo si Rani, yung chief financial officer natin? Ano ba talagang nangyayari? May nagnanakaw sa kumpanya. $80 million, Rani. Paano mong ipaliliwanag sa akin ang nawawalang $80 million? Sir, I mean, Tito Philip, it's just a matter of balancing the books. Binigla nyo kasi kami. Look, hayaan nyo. I'll look into it. By next month, I'll have the new figures. No! Do it now, Rani. Hindi pwedeng ganyan! Rani, you're the CFO, Chief Finance Officer. Dapat alam mo ang galaw ng pera natin. Hindi biro ang 80 million. Chill, cool. I know, Tito. Hayaan nyo, itataya ko ang karir ko dito. Hindi nawawala pera nyo. Okay, siguraduhin mo lang, Rani. Yes, Tito. Kasi, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, ikaw ang unang sasami. Oy, mga kabarangay ha! Ako ning inaanak, si Joanna! At hindi nyo na itatanong, kapitbahay kami niyan sa Riles. Oo, Riles girl ako dati, bago nakakuha ng internship at scholarship para mag-aral abroad, syempre. Pero mga kabarangay, may kailangan kayong malaman. Ano yun? Si Dr. Joanna, ang aking long-lost sister. Hoy, huwag kayo magbiro ng ganyan! Kinabahan ako doon! Hindi, pero alam ni mo, Joanna, siguro kung nandito si Happy Lou, Nay, matutuwa talaga yun, makasama ka. Oo. Happy Lou! Maraming salamat dahil kahit na napunta ka na doon sa abroad, bumalik ka pa rin dito sa ating bayan para magsilbi sa iyong mga kababayan. Oo naman. Miss na miss ko rin tong lugar na to eh. Ah, wait! Alam ko na! Tawagan natin si Happy Lou para makasama pa rin natin siya. Oo, sinipin ko. Tawagan na. Ang cellphone ko, Nay. Ay, nawala. Nagnakaw! May cellphone pa ako. Ayan na! Na! Happy Lou! Kumusta? Joanna! Ikaw na ba yan? Ay, napakaganda mo naman! Na, Joanna! Ako, mabuti ka pa. Nandiyan ka sa pesta ko. Ang layo-layo ko. Okay lang, Nak. Para na rin kasama ka namin. Naiiyak tuloy siya. Miss Tari niyan. Ay, hello po. Hi, Lola. Hi, Nanay. Happy Hi, Nanay. Hi. May princess. Ingat kayo dyan. Oh, thank you. Patay na? Binabaan nung nakita mukha mo. Di ba, okay lang yan! Welcome ka pa! Thank you! Grabe to yung na-miss ko talaga. Ang saya-saya dito. Tapos ang gagwapo ng mga lalaki dito. Lalo na ikaw pa eh. Lupit mo talaga pa eh. Wow!
I remember now si Happy Lou. Kaya pala familiar yung name nung binanggit mo. At dahil si Happy Lou yan, sige na nga, papayag na ako. Nasa kanya ka na lang. Oh! Kahit masakit. Thank God! At na-realize mo na rin, Doktora Joanna, na hindi kita type. Na gusto ko talaga si Happy Lou. Salamat sa'yo at na-realize mo na. Siyempre naman, Doktora Joanna, hindi kami papayag na hindi ka makikidyan sa amin. Ha? Huh? Yeah! At sasabay ka. Alam mo yan. Sabay-sabay tayo. 6 yun! Ha? 1, 2, 2, 7, 6. Sorry. 1, 2, 2, 7, 6. Mama Amanda. Oh! Kailangan natin mag-usap. About what? The jig's up. Alam na ni Sir Philip Timuso nawawalang pera. What? Ano nangyari? Umamin ka? Wala akong sinasabi ah. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman eh. 80 billion. Tatakot ako. Makukulong ako niyan. Okay, relax. Ayoko makulong. Shh! Napaka-OA ng reaksyon mo. Kulong agad? Ha? Nababaliw ka na ba? Philip is sick. Hindi na siya makakonsentrate sa negosyo. Sooner or later, makakalimutan niya rin yan. Siguraduhin niyo lang. Pamilyado ako. 5 anak. Ba't ako wala? Tigilan mo nga ako, Rani, ha? Kung ako sa'yo, manahimik ka. Ate, matagal pa ba yung isaw ko? Maya-maya lang. Maya-maya lang. Inibini-mini. Wow, isaw. Namiss ko to, ha. Namiss mo ako? Kimberlu? Gusto ka naman, mga bata. Okay naman ako. Ate, mamaya pa po ba yan? Maya-maya lang. Ah, mamaya pa eh. Oh, sige. Ito ka muna, saan ka pupunta? Ang hirap mo namang mahalin, nawawala ka kaagad. Hirap agad? Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka mapapagod na magmahal at umunawa. Hindi mo may isip na iwanan at pabayaan siya. Eh, paano kung darating yung araw na bigla ka nalang mapagod? Kailan ba yung tamang panahon para mag-give up? Kapag ikaw na lang ang lumalaban, ikaw na lang ang dahilan kung bakit kayo pa rin. Kain mo na tayo ng isaw. Sige ate, bigyan niyo nga po si Kimberlo niya. Parang maganda. Parang tanga to. Hindi ka naman ganyan dati ah. Sarap. Miss ko yan eh. Miss ko talaga ako. Ate, more isaw pa. Okay. Ate, bigay mo lahat ng gusto ni Kimberlo ah. Okay. Sarap. Tingas. I got your results, Philip. I'm quite worried. I think it's time. For an operation. Pero bakit? Iniinom ko naman lahat ng gamot na nireseta mo sa akin, ha? Pag hindi talaga siya umepekto, we really have to schedule an operation immediately. The States. Sa Amerika? That's correct. We actually suspect na baka kulang or sobra yung tinitake mo na gamot. Anong sobra? Maybe like a toxic substance or something. Lason? Quite possibly. Pare, ibig mo sabihin, ang sinasabi mo may lumalason sa akin? You know what? I'll just check on your complete lab results and I'll get back to you on that. Okay. Then let's go to the States. Magpa-opera ka na. Uncle, I talked to your doctor about your chances of having a full recovery. And I like the odds. Kung magpapa-opera ako sa Amerika, matatagalan yon. Buwan. Baka nga taon pa eh. Paano na ang negosyo? Hanggang ngayon, Uncle, wala ka pa rin tiwala sa akin na kaya kong patakboy ng negosyo niyo. Hindi nyo na po ako kailangan. Since andito naman si Happy Lou, babalik na ako ng opisina. Excuse po. Sir Philip,
mawalang galang na po. Pero kahit naman po ako, nag-aalala ko para sa inyo eh. Tingin ko po tama naman si Sir Patrick. Wala na pong mas mahalaga pa kaysa sa rusugan ninyo. Kalimutan nyo na po muna yung kumpanya. Ang importante, healthy kayo. Salamat, Inday. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Pero hindi mo naiintindihan eh. Wala akong pamilya. Wala akong asawa. Ni hindi ko alam kung meron akong anak o ano eh. Isang tama lang ang nagawa ko sa buhay ko eh. Ang itayo ang negosyo ko at panitiliing malago yun. Yun lang. Ngayon, kung mawala yung negosyong yun, ano na ako? Ano na ang nagawa ko sa buhay ko? Legacy. Yun yung mga mabubuting bagay na nagawa mo sa mundong ito. Sa maikling panahon na natili tayo dito. Mahalaga yon. At kailangan ingatan. Kasing halaga yon ang buhay natin. Legacy. Ma, Uncle's condition is getting worse. Nakausap ko ang doktor. Sabi niya, kailangan na daw natin siyang dalhin sa States. And I agreed to that. Pero yun nga eh, hindi pa rin niya talaga maiwan yung kumpanya niya. Wala pa rin siya talagang tiwala sa akin. Well, patunayan mo ang sarili mo sa uncle mo. Kung ano ang kakayahan mo, kung ano ang dapat mong gawin, tutulungan kita. Paano, ma? Remember the Ferrarens? Parents of Erica. Alam mo naman, di ba, kung gaano karami ang pera nila. Well, kahit anong negosyo, kayang-kaya nilang pasukin. At kapag natuloy yung deal ko with them, I'm pretty sure mas lalaki pa ang Fuentes Group of Companies. Okay, I'm listening. It's just, well, this silly breakup with Erica, isang malaking hadlang sa deal namin. Mananako ako sa'yo. Kung gusto mo talaga, desidido kang hawakan ang kumpanya ng uncle mo at gusto mong ma-impress siya sa'yo, pakasalan mo si Erica. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Para lang patunayan ang kakayahan ko. My own mother! Salamat na lang, ma. Pero I can't. That's not what I meant. Patrick! Listen to me first! Can you believe it? Gusto ni Ma'am pakasalan ko si Erica as a business decision. Bro, would it be the first time this happened? Hindi ikaw ang kauna-una ang ipapakasal para lang sa kayamanan at sa negosyo. Alam ko. Pero hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal para lang sa negosyo. Una-una, parang wala naman akong alam sa negosyo na hindi ko to kayang palaguin nang walang tulong yung pera nila Erica. Pangalawa, paano naman yung kaligayahan ko? At pangatlo,
Paano naman si Happy Lou? Bakit nasama si Happy Lou dito? Bro, 6 months ago, okay kayo ni Erica. Oo, praning siya, baliw siya, pero tinitiis mo siya. Pero ngayon na may Happy Lou ka na, I just hope she's worth it, bro. Ayan! Naku, marami ng boys magkakagusto sa akin dahil kamukha ko na si Happy Lou. Di ba, nanay? Kamukha ko si Happy Lou? Ayan, di ba? Switch na si nanay. Nakakaloka kaya naman. Ilaban natin yan. Ilaban natin yan. Ilaban natin yan. Ilaban natin yan. Ilaban natin yan! Ganyan. Naku, makapag-her story na nga. Hello, mga followers! This is Story, Her Story 101. Hello! Ang ganda ko, diba? Apa! Itong mga basher na to, mga trolls, fake news, kung ano-ano pang mga sinasabi nyo dyan, papangit nyo! Hindi man totoo, trash, hindi naliligo ang babaho nyo. It's so out! It's so out! Hoy, Marvick! Ganda ka? Hoy, Jay! Kung ano-ano ang sinasabi mo sa akin dyan, mas maganda pa ako sa'yo, balingkinitang ka ba? Ha? 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 Hoy, Dad! Mukha kang lechon! Nako! Dyan na nga kayo! Ay, nako! Ay, mga basher talaga yun. Kakainis. Yaya Madonna, gamot po ba ito ni Sir Philip? Parang ngayon ko lang nakita yan eh. Eh, bakit po nakasama sa mga gamot niya? Apilo, hindi ko alam. Baka yan yung dahilan kung bakit hindi gumagaling si Sir Philip dahil iba ang naiinom niya. Meron pong nagpapainom ng maling gamot kay Sir Philip? Hinto lang tayo sandali na kaya ayusin ko ang mga damit, ha? Hinto tayo. Yan. Ay, ito. Tulak, tulak, anak. Tulak. Ay! Hoy, tika! Ah, sumama ka sa amin. Tika lang! Anong atraso na ako? Basta, sumama ka na lang sa amin. May katanungan lang kami tungkol sa anak mo. Ano nangyari sa anak nako? Sige na, tara na! Tika lang! Huwag naman kang ganyan magtulak! Huwag kang magtulak! Tara na! Pasok ako diyan pero huwag kang magtulak! Saan? Ano ba naman yan ang tulak-tulak pa kay? Inaayos ko na yung pinahalukay mong tao, ha? Inahunting ko na sa mga tao ko yung pamilya niya sa Maynila para makakuha ng impormasyon. Galing ko, ano? Eh, baka naman pwede mo na akong bigyan uli ng pera. Ano? Kakabigay ko lang sa'yo, ah. Malay ko ba kung galante ka na ngayon? May problema tayo. Alam na ni Philip na may nagnanakaw sa kumpanya. Alam niyang ikaw ang kumukuha? Hindi. Well, hindi pa. Pero konting panahon na lang, malalaman niya na lahat. Ang kinakatakot ko dito, parang namiliit na yung mundo natin. Meron gusto mong gawin? Alam mo, sa tingin ko, hindi na pwedeng daanin si Philip sa dahan-dahan. Kailangan na siyang mawala sa pinakamabilis na paraan. Tagal ko na kasi sinasabi sa'yo yan eh. Tigas ng ulo mo eh. Diba sabi ko naman sa'yo akong bahala? Ano nga kailangan ninyo eh? Bakit ninyo kami dinala dito, ha? Bakit? Bakit nga eh? Ha? Marta, ako si Mr. Cruz. Napayusa! Bakit? May mga tanong lang ako para sa'yo. Sino ba ang ama ni Happy Lou? Ampon ba siya kagaya nitong
alaga mo o may dugong prentes sa Happy. Ano to? Gidala nyo kami dito sa loob, dinhi sa sun, sa sakyanan, para pagsismisa nato kung kinsay tatay sa kong anak? Ang taray! Ang galing ninyo, ah! Pwis, wala kayong makuha sa akong tinuod! Wala kayong makuha ang katotohanan! Wah! Malabasin nyo kami dito kay mag-iskandalo talaga ako dito! Tulong! Tulong! Kikindap me! Tulong! Tulong! Labas, nak! Labas, nak! Labas! Tolong! Sinabi ko sa inyo, huwag kayong magbalik din, ha! Ayaw magbalik din, ha! Bala! Huwag na kayong balik, ha! Huwag na kayong magbalik dito, ha! Ha! Ang kala ninyo, ha! Happy Lou, sigurado ka bang tama yung binabasa mo? Tama ba yung impormasyon na nakalagay dyan tungkol dito sa nakita mong gamot na to? Eh baka naman fake news yan eh. Hindi po. Ito po, nag-crowdsource ako sa mga followers ko sa her story kasi karamihan po doon nagtatrabaho sa ospital. Tapos nag-research na din po ako. Hinanap po nga po yung gamot na yan. Anong sabi? Masama ba yan sa puso? Kaya sigurado po ako na hindi po yan gamot ni Sir Philip. Ang ibig sabihin, may gustong mapahamak si Sir Philip? Parang ganun na nga po. Diyos ko, Kapilo. Anong gagawin natin? Mas mabuti po siguro kung wag na muna nating ipaalam kay Sir Philip. Huh? Hindi, kasi po, mahirap magbintang. Baka naman po talagang napasama lang dun sa mga gamot ni Sir Philip yan. At saka, isipin niyo po sa kalagayan niya ngayon. Parang mabuti po kung wag na muna natin siyang bigyan ng iisipin. Tama. Huwag muna natin sasabihin kay Sir Philip. Pero, will you please sit down? Nahihilo ko sa'yo. Paano ako pipirme? Bukas na bukas, presentation ko kay Sir Philip. Saan po hugutin ang 80 million na hinaharap niya? Anong gagawin natin? Wait. Sit down. I can't sit down. I'm trying to think, okay? Alam ko na, yung pamilya ni Erica, tuloy pa ba yung deal natin doon? Kung tuloy yun, makakapag-release yun ng pondo. Eh di okay na, we're in the green again. Forget it, hindi na mangyayari yun. Ano na gagawin natin? Kagagawin mo to! Excuse me? Kapag pumutok to, kagagawin mo to. Ididiin ko kayo. When? Is that a threat? Sinasabi ko naman totoo. Sumusunod lang ako sa mga utos nyo. Ngayon, kung hindi tayo hahanap ng solusyon, makukulong tayo. Walang mangyayaring ganon. Kaya kung ako sa'yo, kumalma ka. Dahil ako ang bahala. Amanda, ano po ginagawa niyo? Ano ba sa tingin mo? Pwede. Hinahanda ko na itong gamot ni Philip. Huwag na po kayo mag-abala. Ako na po dyan. Trabaho ko po yun. Alam mo kung ano ka kay Philip? Hashtag sipsipamor.
Di ba sabi ko ako na? Kami nang bahala ni Happy Luna mag-akyat ng gamot ni Sir Philip. Pwede kayo na. Kagaling nyo eh, no? Huhusay nyo. Kayo na nga ito tinutulungan. Ayaw pa. Kanina pa dapat siya nandito dito eh. 9 o'clock ang usapan namin, no? Isang oras na ako nag-aantay. You know, Rani, baka bigla na lang siyang susulpot. Pero if it's really that important, kami na lang ni Patrick. No. This is serious business, Amanda. Nawawalan ang company natin ng 80 million pesos. 80 million! Ang laki naman. Are you sure? Hindi ako tanga, Amanda. Remember, I put up this company. You know, I know someone or some people have been stealing from me. Well then, bakit hindi tayo magpa-imbestiga? Don't worry, I'll lead the investigation. Ako na lang. Gusto kong malaman kung hanggang saan na. Kung hanggang saan ang exposure ninyo sa pangyayaring ito. Philip, hindi mo naman kami pinagbibintangan ni Patrick, right? Wala. Kung... Pamangkin mo yun. Wala akong pinagbibintangan, Amanda. I just want to get to the bottom of this. Kapag malaman ko kung sino siya, wala akong sasantuhin, Amanda. Kung sino man siya, ipakukulong ko. Tandaan mo yan, ipakukulong ko! Hello? Hello? Marta? Wala dito si Marta. Kausapin mo ako kahit sandali lang, Marta, please. Baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon pa eh. Pakinggan mo lang ako. Magpapatrabaho ko sa'yo. Ito yung target. Ito ba? Kayang-kaya ko to. Gusto ko si Philip. Boom! Sabog! Patay!